Sa nakaraang mga gabi ay akin pong tinalakay ang isang pag-aaral sa Banal na Kasulatan, a reflection on Daniel chapter 1 to 4. At ngayon po itutunghayan natin ang Daniel chapter 4. At sa gabi-gabi mga pag-aaral ay akin binigay ang mga mahalaga mga kaisipan. Ang aklat ng Daniel ay sinulat para sa huling kapanahonan. Ang mga mensaheng nakasulat dito, mga kapatid, ay naglalaman ng mga kwento kung paano tayo mabubuhay before the second coming of Jesus Christ. Sa bawat kapitulo ng aklat ng Daniel ay naglalaman ng mahalagang mga leksyon, mahalagang mga kaisipan. Ito'y palaging nagpapasimula sa mga kwento na puno ng mga pagsubok, puno ng mga krisis. Subalit palaging nagtatapos ang bawat kapitulo ng aklat ng Daniel sa masaganang mga blessings. So there is no reason for us to be discouraged sapagkat alam na po natin ang ending ng ating buhay. Tayong lahat, mga kapatid, ay magtatagumpay kung tayo mga hawak na matibay kay Kristo na ating Panginoon. Aking binigay ang mga susing talata sa gabi-gabi na napakahalaga na mga sikreto sa ating pagtatagumpay bilang mga anak na Diyos. Una sa talatang 8 ng chapter 1, ang sikreto, mga kapatid, sa pagtatagumpay, tayo kailangan gumawa ng pasya na tayo ay magtatagumpay. Without making decision to succeed, we will never succeed. Kung in-expect po natin tayo lahat, mga kapatid, uuwi sa langit na bayan, kailangan magpasya tayo dito ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagpapasya sa salubong na maluwalhati sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi aksidenteng tayo ay sasalubong sa Kanya. Pinapasyahan natin na tayo ay sasalubong sa Kanya. Hindi aksidente ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay. Ito'y bunga ng ating mga pagpapasya. Kagaya halimbawa ng pagpunta natin sa araw na ito, dito sa church, hindi aksidenteng tayo napadaan sa church, kundi pinasyahan natin, pinaghandaan natin, sa araw na ito, tayo ay dadalo. Ebidensya, tayo'y mga nakagayak. Handa tayo sa araw na ito. Bakit? Pinasya natin. Tayo pupunta sa bahay-sambahan pag-araw ng Sabado. Gayun din naman, isang mahalagang gawain ng mga taong nabubuhay sa huling kapanahonan, Daniel chapter 2 verse 28, ang ating mahalagang gawain, mga kapatid, ituro ang tao sa Diyos na nasa langit, but there is a God in heaven. Kapag ka po meron tayong mga problema, takbo tayo sa Diyos. At kapag merong anumang kapurihan, ibalik ang parangal sa Kanya. Ito ang ating buhay sa huling kapanahonan. At kung nakita natin ang mga tao sa ating kapaligiran nawawala ng pag-asa, ituturo natin sila sa Diyos na nasa langit. At kung mayroong anumang kapurihan, turuan din natin ang mga tao, ibalik ang papuri sa Diyos na nasa langit. Yan po ang gawain ng mga tapat ng Diyos sa huling kapanahonan na nagsisipaghintay sa pagdating ng ating Panginoon. In Daniel chapter 3, verse 17, tayong lahat, mga kapatid, ay pinakitaan na bago ang pagdating ng ating Panginoon, merong malaking tunggalian, merong malaking kalamidad, merong bagyo, a great storm is coming. At ang tinutukoy dito ay ang pagtataas ng isang araw na hindi kailanman inendorso o ipinag-utos ng ating Panginoon. Manaka pa, ang batas na yon ay magiging laban sa batas ng Diyos, ang tinatawag nating Sunday Law, ang International Sunday Law, ang sinabi ni Ellen White na universal decree ay magaganap
at kapag yan ay dumating, magkakaroon ng malaking pangapag-uusig at paano tayo tatayo kapag dumating ang malaking pagsubok na yon. Paano natin ito harapin? Ang kwento ni Sadrach, Mesach, Abednego in Daniel chapter 3 ay nagtuturo sa atin ng magandang larawan at mga prinsipyo paano tayo tatayo at paano natin naharapin ang mga pagsubok na yon. At ang ating keyword, key text, Daniel chapter 3 verse 17, "Our God whom we serve is able to deliver us." Yan na, mga kapatid, ang gawin nating mindset. I-condition na po natin ang ating mga pag-iisip. Itanim na natin sa ating pag-iisip. Ito na ang ating pag-iisip. Ito na ang ating buhay. Pag dumating ang problema, isa lamang ang itiyak. Our God whom we serve is able to deliver us. Verse 18, "But if not," kung ipahintulot man niya na dumaan tayo sa mahihirap na karanasan ng buhay, so be it. Ang sabi ng Sadrach, Mesach, Abednego, magtatapat pa rin kami sa Diyos. Yan, mga kapatid, ang ating buhay sa huling kapanahonan. In Daniel chapter 4, merong isang napakahalagang layunin ng Diyos sa ating buhay na kailangan magampanan po natin. Alam niyo, lahat ng nilikha ng Diyos, may purpose ang Panginoon. Ang microphone, bakit inimbento? May layunin ang nag-invento. Kung ito'y i-display lamang sa isang eskaparate, walang kwenta yan. Malibang gamitin yan at maging kapakipakinabang, naroon ang kaluguran ng inventor. Walang kwenta ang mesang ito. Ano ba tawag din? Lectern nito. Kung hindi gagawin ang kanyang pagkaka-invento sa kanya. In other words, lahat ng nilikha ng Panginoon, mayroong layunin. At ang tao, mga kapatid, ay merong dakilang layunin. In Isaiah 43 verse 7, lahat tayo nilikha ng Diyos. Para ano? Para maging karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Kung hindi natin maabot ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay, bigo ang Panginoon sa atin. Subit kung mabubuhay tayo sa araw-araw na nagbibigay lugod sa Kanya, na nagpaparangal sa Kanya, na yun ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha, iniligtas, tinawag, at inihanda para sa langit na bayan, kung magkagayon, nalulugod ang Panginoon sa bawat isa atin. So tunghayan po natin ang ating namang talatang key text sa Daniel chapter 4. Meron tayong dalawang talata. "I bless the Most High and praise and honored Him who lives forever." Ang nangungusap si King Nebuchadnezzar. By the way, this time, hindi si Daniel ang ambida rito sa Daniel chapter 4. Hindi rin si Sadrach, Mesach, Abednego. Ang bida rito ay si King Nebuchadnezzar. Ang sumulat nito, mga kapatid, hindi si Daniel, kundi si King Nebuchadnezzar. Inadapt lamang ni Daniel sa kanyang aklat. Hinalaw niya. At idinagdag sa kanyang aklat. Okay? Isa pang talata, verse 37. "I praise," kung titingnan natin dyan ay akin na lamang siya shortcut, "I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of Heaven." May plano ang Panginoon kay King Nebuchadnezzar. Pero hindi mangyari at hindi mangyayari malimang ang Diyos mamagitan. Kaya ang Diyos na magitan at kung anong kinakailangan, ginawa ng Diyos at naabot ng Diyos ang kanyang mithiin kay King Nebuchadnezzar. And now, King Nebuchadnezzar, he blessed, he praised, he honored the God who created him and called him to be his faithful servant. Napakaganda ng karanasan ni King Nebuchadnezzar. Siya po ay naging isang mananampalataya, tapat na lingkod ng ating mahal na Diyos. Hindi po ito aking conclusion, kundi tingnan po natin ang salita ng Panginoon, ating pag-aralan.
Konting review lamang at tingnan natin ang background, bakit nangyari ang mga pangyayari niyan in Daniel chapter 4. Lahat ng talata, lahat ng chapter, may contribution sa buhay ni Daniel. In Daniel chapter 1, Nebuchadnezzar acknowledged God, who is the source of all wisdom. In Daniel chapter 1, na-encounter niya ang Diyos ni Daniel na nagbibigay ng karunungan kay Daniel, na si Daniel ay 10 times wiser than all the students in Babylon. So na-encounter ni King Nebuchadnezzar, mayroon pa, maliban pala sa akin 13 Diyos, ay merong isang Diyos na marunong na nagbibigay ng karunungan. So na-encounter niya ang Diyos. In Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar praised God, the revealer of all secrets. Alam ninyo ang kwento ng Daniel chapter 2, nagkaroon ng panaginip, hindi niya maalala, hiningi niyang ipaliwanag sa kanya ang panaginip niya at ang kahulugan, walang nakagawa, maliban kay Daniel. At si Daniel, matapos niyang sabihin ang panaginip ng hari, at ang interpretation noon, ang hari yumukod kay Daniel, facing his face toward the earth, sa harapan ni Daniel, at kanyang pinarangalan si Daniel na kanyang winika, walang ibang Diyos maliban sa Diyos ni Daniel na may kakayahang maghayag ng lahat ng mga lihim na mga bagay. At gumawa pa siya ng dekri, lahat ng tao kilalanin at sambahin ang Diyos ni Daniel. So in Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar praise, pinarangalan niya ang Diyos. In Daniel chapter 3, na-encounter niyang muli ang Diyos ni Daniel, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego, ng kanyang wika, sinong Diyos ang makapagdiligtas sa inyo sa aking mga kamay? At sumagot ang tatlong Hebreo, our God whom we serve, verse 17, is able to deliver us from your hands. Pitong beses niyang pinainit ang ornuhan upang matiyak, walang Diyos na makapagliligtas kay Sadrach, Mesach, Abednego. Pero sa kabila ng 7 beses na pinainit ang hurnuhan, nasaksihan ng kanyang mga mata at kanyang sinabi, hindi ba 3 ang ating inihagis? Bakit 4 ang naroon at ang isa roon ay kamukha ng anak ng Diyos? Bakit niya kilala ang anak ng Diyos? Sapagkat naroon si Daniel, si Sadrach, si Abednego, na sila ang nagbibigay ng kaalaman kay Hari na ma-encounter niya ang tunay na Diyos at ang siya magkaroon ng pagpapasak sa kaniya. And therefore, Nebuchadnezzar, bless God! Kumbinsido na siya, pero hindi pa konvertido. Pero naroon na, akin ang sinasamba, akin ang pinapasako. Ako ngayon ay kumikilala, I bless the God of Sadrach, Mesach, and Abednego. And in Daniel chapter 4, Nebuchadnezzar proclaimed the God who converted him. Ngayon, ang haring Nebuchadnezzar ay naging isa ng tapat na lingkod ng ating Panginoon. Ano bang gawain? Anong pangyayari? Ano bang mahalagang gawain ginagampanan ng purpose ng Panginoon kay Haring Nebuchadnezzar? At ano ang ipinapagawa rin sa atin sa huling kapanahunan na nalaman natin ang mga kwentong ito? Na mga kwentong ito ay para sa huling kapanahunan upang turuan ang bayan ng Diyos paano tayo maghahanda sa kanyang malapit ng pagdating. So ang Daniel chapter 4 ay conversion story na kung saan mga kapatid, tayong lahat, maging conscious po tayo sa ating conversion story. Baka marahil ang iba ay sabi nyo, ay nabinyagan ako, bata pa ako, hindi ko na maalala. Pero tandaan po nyo, na-encounter pa rin natin ang Diyos. At marahil nung magkaedad na tayo, lumipas ang panahon, na-encounter mo ang Panginoon at sinabi mo, Panginoon, nagpapasakot na talaga ako sa iyo. That is your conversion story. Lahat tayo mga kapatid ay merong conversion story. Tingnan po natin ang testimony ng isang taong binago ng biyaya ng Panginoon.
Daniel chapter 4, a letter from Nebuchadnezzar. A testimony of King Nebuchadnezzar's hope in times of judgment. It is an edict. And Daniel chapter 4 is an edict issued by the king from his royal palace, written with the purpose of making known the greatness and power of the Most High God. Yan ang purpose, kaya sinulat niya ito, ipinakalat niya sa kanyang buong kaharian. At yan ngayon ang kinopya ni Daniel at isinama sa kanyang aklat, Daniel chapter 4. Okay, so tingnan po natin ang kwento ng decree na ito, ng testimony ito ng Haring Nebuchadnezzar. Okay, pasimulan po natin. Daniel chapter 4 verse 1. Narito ang proclamation. Alam niyo sa ating panahon, pagka tayo gagawa ng sulat, di ba? Gagawa ka ng sulat. Sasabihin mo, ang unang ilalagay mo doon ay yung address, di ba? To whom it may concern. O kaya ay, Dear Dr. Tam Mateo. Di ba? Ganoon. Pagkatapos yung ating greetings, Christian greetings. Then yung nilalaman ng iyong mensahe. At sa bandang dulo, ano nakalagay? Sino ang sumulat? Yours truly, sincerely, Pastor Ben Casimiro. Di ba? Ganyan ang content ng ating letter? Di ba? Pero sa panahon ng lumang tipan, hindi po ganyan ang format. Ang format po nila ay ganito. Ang address ay hindi karakaraka binibigay. Sasabihin muna, kanino galing ang sulat? Sino ang may akda ng batas? Mauuna mo nang ipahayag ang author. Kaya tingnan po natin. Verse 1. Nebuchadnezzar, the king. Sa kanya galing ang utos. Sa kanya galing ang liham. Pagkatapos, susundan ito ng kanyang greetings o address. Kanino nakapatungkol yung sulat na yon? To all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth. Yan ang sabi sa verse 1. At pagkatapos niyan, ang kanyang greetings, Peace be multiplied to you. Okay? So malinaw po mga kapatid, Daniel chapter 4 was written by King Nebuchadnezzar. It is an edict with the purpose of letting the whole kingdom na malaman na may Diyos na bumago sa kanyang buhay. Ano ang content? Well, verses 2 to 3. I thought it good to declare. Sa NIV, ang pagkasabi dyan ay, It is my pleasure to tell you the signs and wonders. Ipinapaalam niya sa lahat ng kanyang nasasakupan, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga kahariang kanyang nasasakupan, na kanyang sinasabi, I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. Ito po yung matapos niya maranasan na siya ay naging baliw. Ha? Noong manumbalik na ang kanyang katinuan, doon niya ito ginawa. A testimony of a changed person na itinuturo niya ngayon ng tao na meron Diyos na nasa langit. Yan po ang sinasabi. How great are His signs, how mighty His wonders, His kingdom is an everlasting kingdom and His dominion is from generation to generation. Mga kapatid, ang kanyang sinasabi, testimony, sino ang Diyos? Ano ang kanyang ginagawa ngayon? Pinararangalan niya ang Diyos. Ipinapakilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat ang lahat ng mga bansa sa kanyang panahon ay marami mga Diyos, Diyosan. Bawat bansa may kanya-kanyang Diyos. Pero di yung sinasabi niya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang bumago sa kanyang buhay. So dito yung makita natin mga kapatid, merong napakahalagang message sa ating ngayon. The king said, I thought it good. It is my pleasure to tell you, to declare, to share, to tell you what God had done in his life. Mga mahal ko mga kapatid, this
should be the attitude of every believer of Christ. This should be the attitude. Alam niyo mga kapatid, si Dr. Tam, intentional ko po siyang inimbitahan sa araw na ito. Dahil noong nakaraang Sabado, Dr. Tam, hindi ko malimutan ang iyong sinabing napakagandang testimony. Ang sabi mo ay, bakit ba ako naglililibot pa? Bakit ba ako kinakailang magpakapagod pa pero hindi ko mapigilan sabihin kung anong ginawa ng Panginoon sa aking buhay? And that is our privilege and duty as believers of Christ. Ikwento natin ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, huwag tayong manahimik sa panahon na kailangan tayong magsalita. This is the reason why God has called us and created us so that we'll bring glory and honor to His wonderful name. The Lord is blessing His people. Unfortunately, we fail to bring back the glory and the honor to His praises. At madalas mga kapatid, sa halip na parangalan ang Panginoon, inaangkin natin ang karangalan. Kaya pag binabati tayo, ano ang ating sinasabi? Pastor, parang lalo kang gumugwapo. Ano ang ating sinasagot sa halip na parangalan ng Panginoon? Ano ang ating sinasabi? Ako pa. Wala pang make-up yan. Ako kagabi ay nadulas din. Sabi sa akin nung, Pastor, alam mo ba na gabi-gabi tayo naka-video? Sabi ko, ha? Ba't hindi niyo ako sinabihan? Ay sana ako'y nakapag-ayos pa. Para mas maganda lalaki, sana akong na-make-upan pa. Ha? Sabi ko, ay, nako, sorry, nadulas na naman ako. All glory to God. Mga kapatid, dinidigan tayo sa araw-araw ng Panginoon ng maraming karanasan na tayo'y magbibigay lugod sa Kanya, na magagawa natin ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. But how many times nabibigo ang Panginoon? Bakit sa halip na siya ating parangalan, inaagaw natin ang karangalan para sa ating sarili? Ang galing-galing mo naman, ay siyempre pa, pinag-aralan ka mabuti yan. Sa halip na sabihin natin, praise the Lord, hallelujah, napakabuti ng Panginoon, we fail. So this is a challenge for us. Sa huling kapanahunan, binigyan tayo ng magandang halimbawa ni King Nebuchadnezzar. Matapos siyang tawagin ng Panginoon, maging lingkod ng Diyos, ang kanya kagad inisip, I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. Huwag niyo sabihin, eh, hindi kasi ako magaling sa Bible study. In John chapter 4, yung babae na Samaritana, anong kanyang karanasan? Na-encounter niya doon sa balon ang Panginoon. Sandali lamang sila nag-usap. Pagkatapos siya umalis, at anong kanyang ginawa? She declared, testified sa maraming mga tao na na-encounter niya ang Panginoon. At ang wika ng banal na kasulatan, dahilan sa kanyang testimony, napakaraming mga tao ang na-encounter nila at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. At nagtagumpay ang gawain sa Samaria. Bakit? Dahilan sa babaeng iyon na nag-testify kung gaano kabuti ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ni Dr. Tam noong Sabado, ay tanda-tanda ko, ang ating gawain, magkwento lang tayo mga kapatid, ginagawa na natin ang purpose ng ating buhay. Ikwento natin si Kristo. Ikwento natin ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Huwag tayong manahimik mga kapatid. Kwento, kwento. Ang sabi ni Dr. Tamay, yung aking mga kaibigan, niyaya ko, microsage, sumama kayo. At kinuntuhan niya ang mabubuti mga bagay na ginagawa ng Panginoon. At marami sa kanyang mga kaibigan ng wika niya, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Siya ba nag-Bible study? Ako. Kasi ako'y nag-crusade. Pero anong ginawa niya? Nag-imbita at nagkukukwento kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin na mga mananampalataya. At dahil doon, marami ang mga nabautismuhan. Whatever wonderful, amazing, or blessed experience God gives us,
We should take it as a privilege and opportunity to share that experience. Nanalangin ka, Panginoon, iligtas mo ko, gumaling sana po ako. Pinagaling ka ng Panginoon. Nung pinagaling ka, ito, natandaan ko talaga, meron ako isang kapatid. Ako'y nasa union noon. Napadaan ako sa Mamsi. Tapos bigla may kumulad sa akin isang elder sa kanya, Pastor, ipanalangin mo yung aking anak na gumaling. At saka ka, pag gumaling yan, paano kami makakalabas? Wala kami pambayad. Ay, ipanalangin mo, may pambayad kami para makalabas din. O di sabi ko, sige, halika, pinanalangin ko. To make the story short, yung bata the following day gumaling. At pagkatapos, hindi lang basta gumaling, nakalabas pa. At na makita kami, ang testimony niya sa akin, Pastor, alam mo, no, ipinalangin mo, gumaling. At saka, nakalabas kami. Kahit wala kaming pera. Sabi ko, ano nangyari? Ay, siyempre pa, iba na talaga yung malakas sa Mamsi. Iba na talaga yung may contact. May sabi ko, kapatid, hindi ganyan ang buhay natin. Matapos kang tulungan ng Panginoon, iligtas ng Panginoon, sagutin ang iyong kahilingan, ngayon nagmamamayabang ka, kundi sa kontak mo, kundi sa galing mo. Mga kapatid, nasaan ang Diyos? Naghihintay siya na ating parangalan. Yan ang gawain natin mga kapatid, parangalan ang Diyos. We ought to declare, testify, publish God's dealings with us. Ito'y aking biglang naisip, sa huling kapanahonan ito ang ating gawain, bakit bang ating mga iglesia hindi ka kung mag-publish tayo ng lahat ng mga karanasan natin mga kapatiran? Linggo-linggo, mayroon nagsusulat kahit yan na tatlong paragraph lang, ipaskil natin at pagkatao sabihin kung ano, ipaalam sa mga kapatiran ang magagandang bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, tayo lahat may magandang karanasan. Unfortunately, nananahimik tayong lahat. Kaya hindi rin makapagsabi ang iba ng praise the Lord, hallelujah. Bakit? Ay nananahimik ka. May maganda kang karansan, may maganda kang good news, pero sinasarili mo, nanahimik ka na. Hindi ganito mga kapatid ang buhay natin. We have to declare, we have to publish, we have to testify what the Lord has done in our lives. At last, after 30 to 35 years of resisting the Holy Spirit, base doon sa Daniel chapter 2, chapter 3, at saka chapter 4, mahabang nakikipagpunyagi ang Panginoon sa kanya. At last, after about 35 years of resisting the Holy Spirit, the king submits himself to God and declared it to his entire kingdom. Noong siya'y ma-convert, ang una kagad niyang ginawa, gumawa ng decree. Ipinalam sa buong kaharian, ako ngayon ay isa ng born again Christian. Kapatid, alam ba ng iyong kapitbahay, isa kang Seventh-day Adventist Christian? Alam na ba ng ating mga kamag-anakan? Well, the king accepted God in his life. Tinanggap niya ang Holy Spirit. Kung kaya nga sa kanyang greetings, peace be multiplied to you. Aba, yan po'y greetings na isang taong binago na ng biyaya ng Diyos. Peace be multiplied to you. Para bagang kung titignan natin ang sumulat ni si Pablo. Kasi si Pablo, lahat ng kanyang writings, palaging grace and peace be multiplied to you. And God used dramatic means to save. Matthew chapter 16 verse 26, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Makamtan mo man ang buong sanlibutan. Maganda yung awit na yan, di ba? Isang awit yan. Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman. Wala nang time kaya hindi na ako kakanta. Alam nyo na yung kwento. Kahit nasa iyo ng lahat, pero mapapahamak ang iyong kaluluwa, that's nothing. Walang kwenta. In fact, pagdating ng ating Panginoon Jesus, marami ang magsisisi na nagkamali sila ng pagpili. Pinili na muna nila ang kayamanan sa halip na ang Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Napapahamak. So, ang Diyos ay namagitan. Verse 4, I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house. Ito na ngayon, verses 4 to 7.
Ikukwento na niya ngayon ang nangyari sa kanyang buhay. Paano siya nag-isang converted man? Ano nangyari? Ay kasi ang wika niya ganito sa kanyang sulat, ako'y nagpapahinga sa aking bahay, nananagana, flourishing in my palace. Okay? At tingnan po natin, nasa kanya lahat ang mga bagay, palasyo, kapayapaan, payapa siya, prosperity, nasa kanya lahat ng kayamanan, hindi lang kayamanan, nasa kanya lahat ang pinakamataas na kapangyarihan ay hawak niya. Ang crisis story in chapter 4 ay nagpasimula nang si King Nebuchadnezzar ay magmataas at magmalaki samantalang siya ay nasa height of his glory, contented and prosperous. Mga kapatid, ito'y maaari maging disaster sa atin. Bakit? Sa panahong inaakala mong ikaw'y nasa pinakamataas na katayuan ng iyong buhay, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, naroon ang napakalaking panganib. He had poor peace that everyone in the world desires. Palace, peace, prosperity, and power. Nebuchadnezzar was king over the greatest empire of the world had ever known. Verse 5, at this point of time, he got a second dream that made him afraid and troubled. Ang kanyang carefree life was devastated by this dream. At ito na ngayon, papasok na, mag-i-intervene na ang Panginoon. At ang wika niya, I saw a dream which made me afraid. And the thoughts of my bed and the visions of my head troubled me. Bagabag na siya ngayon. Again, he called his wise men to interpret his dream. But just as in chapter 2, they failed to interpret the dreams. In times of crisis, King Nebuchadnezzar turned to the wrong people for advice. Ito na yung itinuro ng Panginoon kay King Nebuchadnezzar. Pagka nagka-problema, huwag sa tao tatakbo. Ang lesong ibinibigay ng Panginoon sa kanya, pag nagkaroon ka ng problema, sa Diyos ka tumakbo. Kagaya ni Daniel, noong sinutusang ipapapatay ang kanyang ginawa, takbo sa Diyos. At niyaya niya kanyang mga kaibigan, prayer group tayo, care group tayo, manalangin tayo, at ipapapatay kasi tayo, ipanalangin natin mamagitan ng Diyos. But in verse 8, ang wika po sa verse 8, Daniel chapter 4, verse 8, but at last, Daniel came. Walang nagawa yung mga wise men na magitan uli ang Diyos. Hindi nila kayang ipaliwanag. Subali sa bandang huli, but at last, Daniel came. He again called the dream buster. Daniel was still the chief of the king's counselors. Anong kaibahan ba ng panaginip na yon sa Daniel chapter 2 at saka Daniel chapter 4? Ang difference niya, tingnan po natin. Daniel 2, the king said, tell me my dream and interpret it. Ang kaibahan, Daniel chapter 2, hindi niya maalala ang kanyang panaginip, inutusan pa niyang ipaliwanag sa kanya. But in Daniel chapter 4, the king said, this is my dream and interpret it. Tinawag niya wise men of Babylon, ito ang aking panaginip, ipaliwanag niyo yan sa akin. Pero wala pa rin silang nagawa. Anong similarity ng dalawang panaginip na ito? In Daniel chapter 2 and in Daniel chapter 4. In Daniel chapter 2, the wise men failed to explain the dream. Sino nakapagpaliwanag? Daniel got it. Daniel did it. The same way in Daniel chapter 4. Wise men failed. Daniel did it. Anong mahalagang leksyon, mga kapatid, ang dapat nating mapulot sa karanasang ito? Seek God first and not last. Si King Nebuchadnezzar, huli na lamang niyang hinanap ang Panginoon. Inuna muna niya ang mga wise men of Babylon. Lesson sa ating mga kapatid, seek ye first the kingdom of God. We shall have difficulty in learning lesson. But Daniel set an example to make God first and not last. So, when we need advice, where do we go?
Who's first on your list of advisors? Sana mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Verses 10 to 17. Ikinuwento na niya ngayon ang content ng kanyang dream. Okay? This time siya mismo nagkwento ng kanyang panaginip. There was a tree from verses 10 to 17. Yan yung kanyang panaginip. At ikinuwento niya ang kanyang panaginip na bumulabog sa kanyang kaisipan. Na naging kadahilan ng mataranta siya at ang buong kaharian. Nang wika niya, there was a tree in the midst of the earth. Its height was great and reached to the heavens. Akin na lang sinasummarize. It leaves, ang kanyang mga dahon ay very lovely, ang kanyang mga bungay masagana, and it was food for all. Pagkatapos dumating isang watcher from heaven and pronounced judgment. Anong sabi nagbigay ng hatol? Putulin ang puno and cut off its branches. Putulin siya. Strip off its leaves and scatter its fruit. Iwanan lamang siya ng tuod. May kaperaso lang na iiwanan at ang kanya mga ugat sa earth. So yan po ang hatol na ibinigay. Now, at ang wika pa, let it be wet with the dew of heaven. Hayaan siya mahamugan. And let him graze with the beasts of the grass of the earth. Let his heart be changed from that of a man. Let him be given the heart of a beast. And let seven times pass over him. So yan po yung content ng kanyang dream. Verse 17. Bakit ibinigay? Ano ang purpose ng dream? Bakit tinanggap ni King Nebuchadnezzar ang dream? Verse 17. In order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, give it to whomever He will. Anong problema ng hari? Hindi niya basta kilalanin pa ang Diyos. Na-encounter na niya in Daniel chapter 1, 2, 3, pero hindi pa rin siya converted. Para sa kanya, siya pa rin ang makapit sa lahat. Maging ang mga Diyos-Diyosan, yumuyukod sa kanya. Ang pagkaalam niya, walang ibang kasing, walang ibang mas mahusay sa kanya, maging mga Diyos-Diyosan. So tinuruan siya ng Panginoon ng isang, binigyan siya ng lesson. In other words, God wants His people to learn the lesson in God's sovereignty, that is God, not man, is in control. Akala ni King Nebuchadnezzar, lahat ng bagay, kontrolado niya. Pero merong lesson ituturo sa kanya, hindi ikaw, Nebuchadnezzar, ang Diyos ang may control ng lahat ng mga bagay. Yan ay balik kung bakit ibinigay ang panaginip. Now, ito ngayon si Daniel. From verse 19 to 26, ipinahayag niya ngayon ang interpretation. Okay, nariyan na yung kanyang pagpapaliwanag. Pero bago niya ipaliwanag ang panaginip ng hari sa kanya, ang Daniel muna ay natigilan, nanahimik na mahaba-habang sandali. Hindi dahil hindi niya kayang ipaliwanag, kundi siya'y nabalisa sapagkat alam niya ang sasapitin ng hari ay mabigat, masakit na karanasan. At mula rito mga kapatid, makakakita tayo ng magandang lesson. Daniel was so upset and was silent for a while. Siguro sasabihin natin, honestly, ito yung aking, nung mabasa ko ito, ito yung aking kagat na naisip. Application of the lesson. Sabi ko, kung ako si Daniel, sasabihin ko talaga, mahal na hari, na karma ka ngayon. Bakit? Daniel chapter 1, anong ginawa mo sa bansa namin sa Jerusalem? Sinalakay mo kami. Dinala mo kami mga bihag dito sa Babylonia. In Daniel chapter 2, muntik mo na kaming maipapatay lahat. Mabuti nilang may Diyos na nasa langit. In Daniel chapter 3, muntik mo pang nilitsyon yung tatlo ko mga kaibigan, si Sadrach, Mesach, Abednego. Mabuti na lamang ang Diyos namin, iniligtas kami. Now, in Daniel chapter 4, it's your turn. Ikaw naman ngayon, mahal nari. Tingnan natin anong magagawa ng Diyos mo. Pero hindi po ganito mga kapatid, ang espiritu ni Daniel. Salamat sa Diyos.
si Daniel ay nag-iiwan sa atin na mabuting halimbawa. Wala tayong kaluguran sa kapahamakan ng isang makasalanan. Kuminsan pagka meron tayo mga kompetensya, nagwiwika tayo, sana madapa ka. Sana malasing ka. Buti nga sa'yo. Di ba ganon? Buti nga sa'yo. Ano ibig sabihin? Hinahangad mo ang kapahamakan niya. Nung una akong convert sa Seventh-day Adventist, meron akong nadinig na nagkwento. Sabi niya, napagkwentuhan yung kamatayan noong si Manalo, yung founder ng iglesia. At pagkatapos minadinig ko, nagsabi, buti nga sa kanya. Sabi ko, ganoon? Hangad ba natin ang kapahamakan, ang kasawi ang palad? Na mga taong mga nagkakamali. At narealize ko, hindi ganito si Daniel. At si Daniel ang ating halimbawa bilang mga tapat na lingkod ng Panginoon. Kagaya ng Diyos, like Father, like Son. The Father said, I have no pleasure in the death of a wicked man. Gayon din tayo mga kapatid, wala tayong kaluguran sa kasawi ang palad ng tao. Ipinakita ni Daniel ang isang buhay na binago ng Panginoon. Verse 19, then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for a time, and his thought troubled him. So the king spoke and said, Belteshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you. Sa ibang salita, Daniel, relax ka lang. Huwag kang mabahala. Kung ano ang kahulugan, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Relax ka lang. Everything is in control. Alam naman niyo si King Nebuchadnezzar, palagi siyang in control. Huwag bagabagi ng panaginip ang iyong mukha. Si Belteshazzar ay sumagot at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupuot sa iyo at ang kahulugan niyo ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang ibang kahulugan nito ay huwag nawang mangyari ito sa iyo. God had revealed to Daniel the tragic and terrible dream concerning the coming judgment of King Nebuchadnezzar. A judgment that is designed to break the hard heart of the king and to bring him to a place of total dependence upon the Lord. Mga kapatid, sino ang pagtuturo ng leksyon kay King Nebuchadnezzar? Sino makapagtuturo sa kanya? Wala. Sino lalapit sa kanya? Mahal na rin, magbago ka na. Patay ka pag ginawa mo yun. Mas mataas ang lipad. Mas mataas ang iyong naabot. Mas masakit ang paglaglag. Naikwento ko kung paano noon sa bago pa lang ako sa gawain, ako'y nagmamataas din. Sabi ko, pati yung mga mga sasakyan yan? Ay, ako'y wala. Ako'y lingkod ng Diyos. Ako nagtatight yung mga kapitbahay namin lahat na yan. Kagaganda ng mga sasakyan, pero wala nagtatight yan. Ako lingkod ng Diyos. Panginoon, digyan mo ko ng, ano ba yung pangarap ko nun, Honda Civic. Honda Civic. Ay, hindi pala Civic ang order ko nun sa Panginoon. Anyway, hindi binigay, pero ako'y nagmamalaki. At yun ang dahilan na tinuruan ako ng Panginoon ng leksyon, magpakumbaba ka. Paano ako magpapakumbaba? Unang ko na, pastor ako, sino lalapit ako, pastor, magpakumbaba ka. Aba, ipapaliwanagan kita. Hindi ganyan, ganito. Kasi ang alam ko, mas magaling ako. So, ang ginawa ng Panginoon, pinutulan kami ng kuryente, Biyernes ng alas 5, ay di wala ka na magawang paraan. Ay di talagang, malaman na ngayon mga kapatid, ay bakit doon sa bahay ni Pastor yung madilim? Ay naulinigan ko ng kanilang sinasabi, kaya sabi ko, hoy, naka-dinner lighting kami ngayon, candle light kami! Nagbabayabag pa rin. Kinabukasan, may dumating na umaga, Sabbath school, maraming umakit sa aming bahay. Pastor, pati hindi mo buksan ang mga ventilator mo. Sabi ko, nakita mo ka ako, bukas lahat ng mga bintana. Ang gusto namin, fresh air, ayaw muna namin mga ventilator. Pero talagang kumalat pa rin na maraming mga nakalam na naputulan kami ng kuryente. Nagkaroon ng aling isgisan, naputulan si Pastor Casimiro ng kuryente, kaya yabang-yabang kasi.
Nalaman na rin na asawa ko. Sabi niya, oh, pinag-uusapan ka na sa ibaba. Alam na nila, naputulan tayo. Ano kakusabi nila? Naputulan ka raw ng pakpak. Itaas-taas kasi nilipad mo. Sabi ko, ganun ba? Sana asawa ko, hindi ako naniniwalang naputulan ka ng pakpak. Sabi ko, ay, salamat ka, kami ko yung asawa ko. Pero may karagtong pala, hindi ka naputulan ng pakpak. Pinatulan ka ng sungay, kiyabang-yabang mo kasi. At yun ang lesson na itinuro sa akin ng Panginoon. Mas mataas ang lipad. Mas masakit ang lagapak. Ang sakit talaga. Kaya sabi ko, Panginoon, mula ngayon, ako'y magpapakumbaba na. Ang nagmamataas talaga, malino sa Biblia, ang nagmamataas, ibababa. Subalit na nagpapakumbaba, itataas ng Panginoon. I learn my precious lesson in hard way. Mga kapatid, sana maging leksyon na ito sa atin, kagaya ni King Nebuchadnezzar. Mas mataas ang naabot, mas mabigat ang naging karanasan. Anong kanya naging karanasan? Tingnan po natin. Ang hari ay nagkaroon ng mabigat na kahatulan. But Daniel did not rejoice in the coming misfortune of the king. His heart is stirring him up to tell him the truth. Daniel here is giving us a model on how we should tell others the coming judgment of God to people. It is to be done with a broken heart. It is to be done with a heart full of concern. It is to be done with a troubled countenance. Yes, we can point out sin, but always with love and mercy. Yung nagkakamali, mga kapatid, lapitan natin, huwag tayong manahimik din. Kausapin natin, mapapahamak sila. Pero huwag mo sa pulpito i-broadcast. Huwag mo sa Facebook dalhin ang mga kasalanang ginagawa niya. Lapitan natin, kausapin natin, ipanalangin natin, tayo lamang na ipinagmamalasakit natin ang mga taong ito. Ganyan po ang ugali ng mga taong nabubuhay sa huling kapanahunan. Hindi Facebook. Nalulungkot po ako ngayon na may mga kumakalat. May madilig lamang ikakalat kagad sa Facebook. Hindi pa nga na-clarify. Nakakalungkot, mga kapatid. Facebook is not the right place for Christians to expose whatever sin that is. This is a wonderful experience, example. Natularan po natin si Daniel. Meron ako nakita magandang quotation ng wika. Holding a grudge doesn't make you strong. It makes you bitter. Forgiving doesn't make you weak. It sets you free. Kung titingnan po natin si Daniel, si King Nebuchadnezzar, ang King Nebuchadnezzar nakasakit ng malaki kay Daniel. Although alam natin nakabawi ang Daniel, ang hari. Pero ipinakita niya ang magandang ugali. Holding a grudge doesn't make you strong, it makes you bitter. Hindi makabubuti sa atin. At ganito ang pahayag ni Ellen White. Desire of Ages, page 310. Bitterness and animosity must be banished from the soul if we would be in harmony with heaven. Bitterness, mga pait, hinanakit. Mga kapatid, kuminsan tayo nagkakasakitan. Pero huwag kang magkimkim. Let it go. Pag kinimkim mo ang sama ng loob, ang galit, ang pait, mga kapatid, you are not in harmony with heaven. Let it go. Mas maigi ang sundin natin ang sinasabi ng Biblia. Kung nagkasala laban sa iyo, patawarin mo. Ay sasabi mo, ay hindi naman nahingi ng patawad eh. Ay kahit pa hindi nahingi ng patawad, ay di patawarin mo pa rin. Di ba? Pinalaya mo ang sarili mo sa mga puot, sa mga galit. At tayo nagiging kagaya ng ating Panginoon na mapagpatawad. The tree is not uprooted. It is allowed to live. But all that is beautiful and useful about it is gone. Nawala na, pinutol na, hinatulan na. Still alive, what remains is a mere stump. Tuod na lamang ang natira.
na siya inahamugan pa ng puno. Yan ang nangyari. At ang sabi, the tree that became strong and tall represents the king. Mahal na hari, ikaw ang puno. Ang kahatulan ng Diyos ay darating sa iyo. At ikaw'y puputulin at ito'y magaganap sa loob ng pitong panahon. Verse 27, therefore, O King, ito yung concern ng Daniel. Let my advice be acceptable to you. Break off your sins, mahal na hari. Humingi ka na ng patawad. Kung nakapagmataas ka, nakapagmayaman ka, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Hingi mo ng patawad ang iyong mga kasalanan and your iniquities by showing mercy to the poor. Ang purpose ng panaginip ay inilahad ng Diyos. God sent His angel to warn the king of what's going to happen to him ahead of time. Ang Diyos palagi nagsusugo muna ng warning message bago ang kapahamakan. Daniel counseled the king to learn his lesson while he was experiencing peace and prosperity. Kaya ang kanyang payag, mahal na ari, magsisi ka na. God gave the king an opportunity to change and to get things right. God wanted him to learn his lesson while he was in prosperity than in adversity, in health than in sickness, in happiness than in sorrow, in times of success than in times of affliction. And so with us. Ang Panginoon ay palaging may mga leksyong gustong ituro sa bawat isa sa atin. Each one of us, God has a lesson for each one of us. Kung hindi natin matututunan ang leksyong na yan, samantalang tayo pinagpapala, samantalang maginhawa ang buhay, samantalang tayo malulusog, samantalang maganda ang ating mga karanasan, nais ng Diyos na turuan tayo ng magaganda mga leksyon na nais niyang maging ating karanasan. But if you will not learn in prosperity, God will teach us lessons in adversity. Tuturuan tayo ng Panginoon sa mahirap na karanasan. So God allowed the king to learn his lessons in adversity, in hardship, and in difficulty. Karakara ka bang dumating sa hari? No. Ang panaginip ay warning sign. Hari, magbago ka or else. Pero alam po natin ang kwento. Ang kwento mga kapatid, okay, bago yung kwento, itong sabi ni Ellen White, God often brings men to a crisis. Mga kapatid, kung minsan ipinapahintulot ng Diyos, dumaan sa ating buhay ang krisis. Bakit? Meron siyang purpose. To show them their own weakness and to point them to the source of strength. If they pray and watch unto prayer, fighting bravely, their weak points will become their strong points. Mas maiging alam mo ang kahinaan mo. Dahil pag alam mo mahina ka, lalapit ka sa Diyos. Panginoon, hindi ko kaya to. Panginoon, tulungan mo ako. Kung magkagayon, ito yung sinasabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Ang ating lakas, hindi sarili, kundi nangahawak tayo kay Kristo. Again, Ellen White says, the Lord permits trials in order that we may be cleansed from earthliness. Di ba? Kung minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mabigat na karanasan, kailangan ka munang mahospital. Kailangan ka munang masunugan. Kailangan ka dumaan sa may hirap na karanasan. Kasi sa mga ganoong karanasan, madalas mga kapatid, doon tayo lumalapit at nagpapakalapit sa Diyos. Naalala ko nung araw ako din ay nagkaroon ng sakit. Bigla na lamang nanghihina ang aking mga binti, mga paa. Hindi na ako makatayo. Dinala ako sa Mamsi, dinala ako sa St. Luke. Hindi madiskubre. Pero wala akong lakas. Ako'y nanalangin, Panginoon, palakasin mo lang ako, pagalingin mo ako, magsisipag ako. Kita niyo mga kapatid, dahil sa pagsubok, naging masipag ako. Hindi ako mahilig magdadalaw, pero nung magkaroon ako ng gano'n, nagdadalaw na ako. Hindi ako masyadong mahilig sa mga crusade. Gabay, magmula na mangyari ang 3 to 5 times a year ang aking mga crusade. Salamat sa Panginoon, bigyan ako ng sakit. Salamat sa Panginoon, ako'y nagkaroon ng cancer. Sa kaalaman po ng iba,
Ako'y nagka-cancer noon. Tiningnan ako ng ating mga doktor. May mga doktor tayo. At pinayon ako na pumunta sa MAMSI in Dr. La Madrid for second opinion. Pumunta pa rin ako sa iba for third opinion. Fourth opinion. Iisang opinion. Meron akong malignant cancer. Cancer of the lymph node. Sabi ko noon kay Dr. La Madrid, Doc, diretsuhin muna ako. Pastor naman ako eh. Pastor na ako noon eh. Ano pa, hindi pa ordain pero ministerial na ako noon. Intern ako. Diretsuhin muna ako, wala nang paligoy-ligoy. Ano ba talaga ang status ko? Sabi niya, gusto mong diretsuhan, hindi diretsuhan. Sabi niya sa akin ay, mga dalawang buwan na lang. Ano ka kung dalawang buwan? Nagamutan? Hindi, mga dalawang buwan ka na lang na maaaring mabuhay pa. Sabi ko ba, talagang diretsuhan ito? Sabi niya, kailangan ka ngayon na, hindi na ikaw magpapaligoy-ligoy, wala na tayong gagawin, ipapasok na ito sa operating room. Sabi ko, sandali dok, sandali mo na. Bakit natin kailang apurahin? Kung ako ba may ipasok, ano ba magiging kalagayan ko? Sabi sa akin ay, abay talaga yung kinagahabol na tayo ng panahon. Sabi ko ay, sige, ano mangyayari? Ito yung mangyayari. Pag napabuti ang operasyon, ay mabubuhay ka pa hanggang 6 months. Aba, nakatawad naman ako ng 4 months, hindi okay pa rin. Kung mapabuti, ang sabi ng doktor ay, dok, sabi ko ay, kung hindi mapabuti, ay di talagang kailangan manalangin muna tayo kasi pag hindi napabuti, nag-react yan, ay di hanggang doon ka na lang talaga. Hindi ka na makalabas ng buhay sa operating room. Sabi ko, maganda itong usapan to, diretsuhan. Sabi ko, doc, usapang diretsuhan to ha. Huwag muna ngayon, uuwi muna ako. Bakit? Kailangan muna ako magbili sa aking, meron kasi kakuko na kailangan asikasuhin pa na magbabayad muna ako ng aking insurance para ako makaklaim yung aking asawa. So, pinuntahan ko si Mrs. Kojamat, sabi ko sa kanya, Mrs. Kojamat, ikaw ang ahente ko sa insurance ko. Ako'y gumawa na ng sulat, just in case na ako hindi matuloyin ako, ito na yung aking ultimo adios. Ibigay mo ka ako sa kanya pag ako'y natuloyan. At ginawa ko doon yung aking ultimo adios na sabi ko sa bandang huli doon, para sa asawa ko yun, na sabi ko doon ay magkikita tayo sa pagbubukang liwayway. Bulakay niyo ako kaya manunula. At sabi ko, huwag mo sasabihin kahit kanino na ako'y mayroong cancer, na ako'y meron ng ganito. Ikaw lang nakakaalam ka ako at saka yung doktor ko. Saka yung mga doktor ko pang ibang nilapitan. So, sabi ko, pagkakakokin na namatay, i-claim mo ka ako yan, ibigay mo sa asawa ko. At saka ako, bilinan mo. Huwag na mag-aasawa. So, inayos ko muna, umuwi ako sa amin, nasabay sa kami nakatira. Pag-uwi ko, hindi muna ako dumiretso sa bahay. Dumiretso muna ako doon sa Puneraria 5, sa may isang handaan. Tiningnan ko muna yung sabi ko, isang kaya ko banda iboborol dito ko sakali. Adi, kung sakali makapagbilin din ako, gusto ko doon sa ganun lugar. So, tiningnan ko, bay, gusto ko yung maluwang ka ako. Yung maluwang kasi mayabang pa rin, yung mamamatay na, mayabang pa rin. Pagkatapos, punta ako diretso sa Eternal Garden, naghanap din ako. Sabi ko, may bakante rito, para at least alam ko rin. Tinuro ako doon, may bakante. Sabi, huwag mo akong daling ka ako sa mababa, kasi nababaha dyan, baka ginawin ako dyan. Yung matas taas. So, sinettle ko, at pagkatapos, hindi ko sinasabi sa aking kasawa. Ang asawa ko noon ay mag-take siya ng examination sa UP pa siya nag-aaral noon. Nasa UP siya. May examination, yung week na yung examination week. So, hindi ko na sinabi sa kanya kasi baka mabulabog pa. So, kinabukasan ako ay pumunta na sa hospital. Pero nung gabing yon, tinititigan ko asawa ko. Sabi ko, naku, pagkagandagan ang asawa ko, baka may ibang halik na rito ko sakali. At yung aking anak doon ay bunso ko noon, ay yung isa pa lang anak namin, yung panganay. Sabi ko, naku, talagang iiwanan ko na kayo kung sakali. So umalis na ako kinabukasan, umalis na ako ng bahay, lahat na makita ko. Ganun pala pag mamamatay ka na. Yung lahat ng tao mo makita, binabati mo na. Pero ang isip ko talaga, yung bang pag ako'y namatay, sasabihin nila ay, binati pa ako noon ah. Tapos pag sakay ko sa jeep, wala pa kami service noon eh. Inililibre ko na lahat kasi ang isip ko, pag namatay ako, sabi nila, ba, nilibre pa kami noon bago namatay yun, napakabait noon. Yan yung gusto ko, yung sasabi nilang mabait ako. So, pagka pala mamamatay ka, ang isip mo, gumawa na lang ng gumawa ng mabuti. Pagdating ko sa ospital, inoperahan na ako, bago nag-operasyon, ay nanalangin muna, pinatawag ko yung mga kaibigan ko rin, mga doktor, ipatalangin ako. Well, to make the story short, ay
It's a miracle. Sabi ay, nabuhay ako. God intervened. Naoperahan ako. After a year, inoperahan uli. By the way, sabi sa akin, ano ka kung gagawin ninyo? Sabi, uukiting ka yan. Kasi dito po yun eh. Cancer of the lymph node. Sabi ko, Dok, ano bang gagawin ninyo? Ganito yung gagawin. Uukitin ka lahat yan. Tatanggalin ka lahat yan. So sabi ko, di malalim. O kakukuhay ka tayo ng laman sa puwit mo, siya ilalagay dyan. Sabi ko, Dok, yung puwit ko ay ilalagay dito. Yung laman. Ay, Dok, sabi ko, ay, paano ko harap sa tao? Nakatakip lagi pag umarap sa tao. Bakit? Ay, puwit niya. Sabi ko, Dok, ako talaga yung nakamasabi. Dok, kung ako yung harap din lang sa tao, na puwit ang iniharap ko, hayaan mo na ako matuluyan. Kasi, mabuti umaputi yan. Eh, alam ko yun, saka upo pa talagang kumapal na, umitim na. Sabi ko, Dok, hayaan mo na lang. Pero salamat sa Panginoon. To make the story short, ako'y buhay pa po. Survival na po ako. Ako po ay binigyan ng malignan cancer na po ko noon. Malignan cancer. So, balit, ipinahintulot ng Panginoon. Bago ako operasyonan, ako'y nanalangin. Lord, sabi ko, kasama ko yung mga doctors, mga kaibigan ko ron. Sabi ko, manalangin muna tayo. Ako'y nag-commit talaga. Lord, ako'y sincere na humingi sa'yo, nakikiusap sa'yo. Kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, gusto ko mabuhay na mag-iiwan na mabuting halimbawa sa aking mga kapatiran, sa aking mga kamagagawa, na maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Please, if you will give me a chance, even for 15 years lang, di ba kasi nung binabasa ko sa Bible yung hari, di ba? Humingi ng 15 years. Salamat sa Diyos, ako'y pinagaling. It's a miracle, ang sabi. Pero nung ika-15 year na, ako'y nananalangin na naman, sabi ko, Panginoon, ang sabi ko, 15 years. Ba't ba na sabi ko 15 years? Ba't hindi 15 na lang sinabi ko? Kasi naramdaman ko ulit, nagbabalik. Eh bigla ko naalala, 15 years na nga pala. Sabi ko, Panginoon ko, mali ang aking hingi. Dapat 50. Kaya doon ko tinandaan, huwag kayong ihingi ng maliit. Humingi na kayo ng malaki. So, ipinahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok, meron siyang purpose. Nung madaanan ko yun, mga kapatid, yun ang sandali na ako'y nag-commit talaga sa Panginoon. Come what may, hindi ako alis sa gawain. Alam niyo po, ang daming offer na dumadali sa akin. Taon-taon, nagpupunta po ako sa Amerika noon. Tuwing naroon ako, ayaw na akong pabalikin. Laging merong offer sa akin, dito ka na, ito na, may trabaho ka na. Yung isang pastor to, sabi niya, Pastor, magre-retire na ako, i-endorse na kita, kung gusto mo, ikaw nang papalik sa akin. Sabi ko, tawag ko sa asawa ko naman, oh, may offer na sa akin dito. Sabi niya, nagbakasyon ka lang dyan, umuwi ka. At sabi ko, di uwi ako. Pagdating ko rito, sabi ko, well, may plano talaga ang Panginoon. Hindi ko talaga iiwan ang gawain dito ka ako. Sige, come what may. Hindi ko iiwanan, hindi ako alis sa gawain. Pero tinutukso ako ng kaaway, yung asawa ko naman na nagkaroon ng opportunity. Kinukuha sa Loma Linda para maging ano siya ron. Hindi basta magturo lang. Position. Ano may position na yun? Yung... Oh, ganun daw. Dean. Associate Dean. Pagkatapos tinanggihan, ni offer naman ang Andrews University. Maging dean din. Sabi ko, sabi niya, pagkakataon na ito. Pagkakataon na. Sabi niya, give me a break. Ang sabi ko, sige. Pero alam ko ang commitment mo. Alam mo ang commitment ko. Ay pagdating doon, ang trabaho ko daw ay maganda yung sa English yung term nila eh. Yung, ano man term nila ron? Ikaw ay dependent. Sa Tagalog yun, palamunin. Canadian ka. Magsaing ka na dyan. Maghatid ka na dyan. Mamalingki ka na dyan. Ganun ang magiging trabaho. Kasi siya lang yung i-offer. Ako'y wala. Ang sabi ko, halika, kung talagang gusto mo, alam mo ang commitment ko, manalangin tayo. Ipapanalangin natin, kunin na ako ni Lord para malaya ka ng pumunta roon. Kasi alam mo ang commitment ko. Ang commitment ko, hanggang sa huling sandali ng aking hininga, hindi ako alis sa gawain ng Panginoon. So help me God. Hanggang huling hininga, ako ay nasa gawain ng Panginoon. And that is my commitment. Bakit ko na-arrive yun? Dumaan na ako sa pagsubok at naturuan na ako ng Panginoon kung paano mabuhay bilang isang mananampalataya. In order that we may have deep heart longings for
to be cleansed from defilement and may comfort from the trial purer, holier, happier. Bakit ipinapahintulot ang pagsubok? May purpose to cleanse us of all those earthliness, selfishness, ang lahat man ng mga nest-nest na yan, kasama yan, para tayo madalisay and will come out of our pagsubok a better person, a more committed Christian, a more dedicated worker of the Lord. We will come out a better, purer, holier, happier Christian. One of God's methods of drawing people to Him is through sorrow, heartache, grief, catastrophe. Sa mga panahong iyon, doon tayo nagkukumit, Panginoon, pagalingin mo lang ako, magtatapat na ako. May nadinig naman ako, Panginoon, palakarin mo lang ako kasi hindi na siya makalakad. Sisimba na po talaga ako pagka Miyerkules ng gabi at saka Biyernes ng gabi. Bakit? Hindi kasi sumisimba. Kaya siguro, alam niyo po nung ako'y bumalik sa district, galing sa kakasakit na cancer, ako'y pinagaling na. Ang sabi ko, mga kapatid, salamat nagkaroon ako ng cancer. Bakit? I am now a more committed, dedicated worker of the Lord. Dahilan sa cancer, ako'y naging higit na mas mabuting Kristiyano. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ko sa mga miyembro ko, ipapanalangin ko kayong lahat magkaroon ng cancer. Bakit? Nako, your life will never be the same again. Sabi ni isang kapatid niya, Pastor, huwag na, magtatapad na ako, ba't kailangan magka-cancer pa? Ay sabi ko, doon mo mapipil talaga yung manalangin ng taimtim. Naku, Pastor, mananalangin ako ng taimtim ngayon. Hindi na kailangan magka-cancer. Pero alam ng Panginoon, mahirap tayo basta turuan ng leksyon. Samantalang maulad ang buhay, mahirap tayo turuan. Kaya madalas ipinapahintulot ng Panginoon, turuan tayo sa mahirap na kaparaanan. I'm speaking by experience. Matigas ang ulo ko. Inaamin ko, hindi ako madaling turuan. Madalas ang mga lesson kong natutunan in a hard way. Kung hindi pa napahiya, hindi pa magbabago. Kung hindi pa nabao ng husto sa utang, sa credit card na yan, hindi pa magtitino, hindi pa magiging... Okay, salamat sa Diyos, nakalaya na po ako ngayon. Salamat. Mahabang panahon, napakahirap. The Lord taught me so much precious lessons the hard way. Mga kapatid, kailangan pa bang matuto tayo ng leksyon sa mahirap na kaparaanan? O sasabihin natin, yes, Lord, handa akong sumunod. Anong lesson mo itinuturo? Gagawin ko po. While life is in prosperity, like the king, know that the most, let the king know that the most high rules in the kingdom of men. Yan ang lesson itinuturo ng panaginip kay King Nebuchadnezzar. Anong kanyang kalagayan? Verses 20 to 36. Binigyan pa siya ng probationary period. Verse 29. 12 months pa after ng panaginip na pinayuhan siya ni Daniel, mahal na hari, magbago ka na, gawin mo ang tama, huwag kang magmataas. 12 months ang lumipas, ito ang King Nebuchadnezzar. Siya'y nagmamayabang na naman. Verse 30, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? Ito na naman ang hari. Everything is in control. Lahat dahil sa kanya. Siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamahusay. Eh dito nga siya gustong turuan ng Panginoon, magpakubaba. Mga kapatid, ang sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Pride goes before destruction. Nang sabihin niya ang mga salitang, for the honor of my majesty, hindi niya natapos ang majesty, mga kapatid. Verse 31 to 33, King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you and they shall drive you from men. Ito na ngayon yung fulfillment ng prophecy ng panaginip. Samantalang ang hari nagmamayabang, boasting his power and majesty, judgment
was given him. That very hour, natupad ang kanyang panaginip, nagkaroon ng fulfillment, at siya ay bumagsak. Nebuchadnezzar, the most powerful man in the world, who ruled the mighty kingdom of Babylon, who felt superior over all human beings, had now sunk to a subhuman level. He lost his power, he lost his glory, he lost his kingdom, he lost his health and wealth. Everything that he had, inalis sa kaniya, pati ang kanyang pagiging hari. And he lived like an animal and ate grass like oxen. Ang sabi ni Dr. Tam, alam mo, yan ang naging solusyon ng Panginoon kay King Nebuchadnezzar. Pinakain siya ng damo para manauli ang kanyang katinuan. May punto rin mga kapatid. May punto rin yan. Pagka tayo kumain ng mga grass, mga damo, ng mga pagkain na ayon sa panukala ng Panginoon, ibabalik tayo sa ating kaisipang magdadala ng kaluguran sa Kanya. So humaba ang kanyang mga kamay, mga daliri, na parang mga kuko ng agila. At si King Nebuchadnezzar ay naging parang hayop. What a humiliating experience. King Nebuchadnezzar, the great monarch, remember who he was. And look at him now. He has been reduced to a pathetic, repulsive, ugly beast. God sometimes allows drastic events to come to teach people lessons that he can't learn by other means. God knows best how to get our attention. He knows what it will take to turn our heart to Him. And He will not hesitate to touch the area of our life when the need arises. Alam ng Panginoon, matututo ka lang ng leksyon. Pag napahiya ka, ay di ipahiya ka para matututo ng leksyon. Mga kapatid, kung hindi tayo matuturoan ng leksyon, kung hindi natin matututunan ang mga leksyong itinuturo sa atin ng Panginoon, in which God is teaching us daily lessons that He wants us to learn and live. But if we fail of rejecting those lessons He will teach us. Natutuwa ako mga kapatid, honestly, si Dr. Tam na inarito. Ang kanyang kaisipan, ang sabi niya doon sa testimony namin sa nakaraang Sabado, binigyan ako ng liwanag ng Panginoon, ang aking gawain lang i-share ito. This is the light the Lord has given me and I cannot stop but to share. Kaya kung kayo nakukulitan, pasensya na kayo. But the truth is, yung bang liwanag na yon ay atin pong tinatanggap. At nalulungkot ako mga kapatid, marami na ang vegetarian sa CLC, mga pastor, marami na. Nalulungkot ako. Bakit ako nalulungkot? Nag-vegetarian kasi, natatakot na. May mga namatay na sa kakakain ng bulalo. Meron na mga tinamaan, marami na mga nag-damage. Kung hindi pa nagkaroon ng mga ganoon, hindi pa mag-vegetarian. Pero kailangan pa ba yun? At saka na sasabihin na, Dok, talagang kakain na talaga, hindi na talaga ako kakain. Huli na. Dok, hindi na talaga ako kakain. Kasi, mga kapatid, hindi pa ba natin yun? God is teaching us lessons. Meron siyang mataas na pamantayan. Eh, nangangaturi kasi tayo, ang sarap eh. Ang mga kapatid, alam naman natin, ang dami nang namatay sa sarap. Hihintay pa ba natin? Pero, kung talagang hindi matuto na leksyon, so be it! Yan ang message na dinadala sa atin. Ayaw ng Panginoon yan. Pero ayaw mo rin yakapin ang mga payo na ibinibigay ng Panginoon na ikabubuti natin. God sometimes allows drastic events sa pagkatalan niya. Kung hindi ka pa magkakasakit, hindi ka magbabago,
Sige, magbabago ka rin pagka ikaw'y na-hospital na. Tandaan po niyo mga kapatid, marami ngayon ang nagbabago. Bakit? Kasi dumaan na. Huwag po mga kapatid. Nebuchadnezzar was afflicted with a disease now known as lycanthropy. Ni-research ko yung lycanthropy at ito po yung aking nakita, the wolfman, temporary insanity. A person sick of lycanthropy would actually believe himself to be an animal. Display animal-like mannerism. Pag nagkaroon ng lycanthropy ang isang tao, ito ang problema niya. Pag nakakita ng pusa, kikilos siyang parang pusa. Meow! Ganun na rin siya. Ay, may tama eh. Lycanthropy, temporary insanity. Ang maganda rito ay may salitang temporary. Unfortunately, sabi ng medical dictionary, hindi mo alam yan kung kailan babalik sa katinuan. Maaring 6 na buwan, maaring 1 taon, maaring 5 taon, hindi alam ng science. Pero ito'y temporary insanity. Pwedeng bumalik pa, kaya lang hindi alam. Yun ang sabi ng siyensya. In the case of King Nebuchadnezzar, sinabi na sa kanya kung gaano katagal, 7 years na siya magiging baliw. The king's heart was changed from a heart of man to an animal. The king grazed with the beast of the earth. Ano pa? The king's fingernails and toenails grew like long claws of birds. The king was wet with the dew of heaven. The king had to be broken before he could be saved. The king's illness would continue for 7 years. Ito ang dinaanan ng dakila, maluwalhati, makapangyarihan, mahusay na hari na walang kagayan niya, subalit bumagsak siya sa pinakamababang kalagayan. Why? He failed to learn his lesson. Now the king learned his lesson the hard way. It is very frightening to fail to acknowledge God. The king learned his lesson. Anong lesson sa kanya ngayon? 7 long years of humiliation to learn that it was not his scepter but the scepter of him whose kingdom is everlasting that held supreme sway over the affairs of the nation. Verse 34, and at the end of that time, after 7 years, ito na ngayon ang kanyang wika, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to heaven and my understanding returned to me. Nung siya tumingala, kahayagan na siya nakahanda na magpasakop sa Diyos, na nauli na ang kanyang kaisipan at bumalik siya sa kanyang katungkulan. Finally, after 7 years of being insane, Nebuchadnezzar looked up toward heaven. At ang wika niya, this was an act of submission and acknowledgement of his need for the Most High God who is in control of the universe. God then accepted that simple gesture of humility and repentance, and Nebuchadnezzar's understanding returned to him. And I bless the Most High and praise and honored. Ito na ngayon. Ito na yung lesson. Natuto na siya ngayon after ng mahirap na 7 taong karanasan ng kahihiyan. Pero madalas, kagaya ko, inaamin ko mga kapatid, para matuto ako ng lesson, kailangan muna ako mapahiya. Kailangan muna ako mapahiya. Nung araw, wala akong pakialam, kahit may police dyan, nakapulayan, tatakbo ako. Bakit? Marami akong pinagmamalaki. Ay, minsan tinuluyan ako. Ha? Tinuluyan ako. Ay, di ako'y singil ako ng aking ticket doon sa Quezon City Hall. Ako'y nakabarong. Tinignan ko lahat yung nakapila. Ako lang ang pinakagwapo talaga. Ako lang ang nakabarong. Lahat ay, hindi ko inihamak yung mga driver, pero sila yung mga nakasimpleng pang araw-araw na damit lang. Pero ako nakabarong. Ang sabi nila, para akong congressman. Pero ang kalagayan ko, hindi karangalan. Bakit? Kasama ako sa mga labagista. Sabi ko, nahihiya na ako, baka ako may elder pang makakilala sa akin. Nakapila ako doon, nakakahiya, hiyang-hiya ako. Pagkatapos nung ako na, ang sabi sa akin ay, Sir, 12 o'clock na po, balik na lang po kayo ng 1. Naku, talaga napakahirap. Ang sabi ko, mas maganda ang sumunod. Kaya ngayon po, pag nakita ko yung stoplight, pag nagbagdilaw pa lang, nahinto na ako. Kasi sinubukan ko yung dumiretso, talagang mas maganda ang sumunod. I learned my lesson the hard way. Nebuchadnezzar praised and exalted the Most High and acknowledged His everlasting dominion and kingdom, for He is good, for
For He is God who is able to humble those who walk in pride. Ito na po ang sabi ni Ellen White, King Nebuchadnezzar. Patapos na po tayo. Ang nangusap si Ellen White na ating propetisa. Ang kanyang pahayag, King Nebuchadnezzar, before whom Daniel so often honored the name of God, was finally, hindi lang basta converted, thoroughly converted and learned to praise and extol and honor the King of Heaven. Amen? Kaya ko ang problema nating kayabangan, hindi ka magpapakumbaba, alam mo na. Sabi ni Pastor Mangiliman, alam mo na. Alam mo na. Ang nagmamataas, ibababa. Pero alam mo na rin, ang nagpapakumbaba, itataas. Hindi po ba? Kaya, let us choose to learn our lesson the better way. Nebuchadnezzar concluded his letter with his words. Verse 37, ang kanyang conclusion, now I, Nebuchadnezzar, this is his conclusion. Ang nagmamataas ay ibababa. At doon tinapos ang kwento. King Nebuchadnezzar heaps word on word as if he cannot say enough in praise of God. Praise, extol, honor, mga kapatid. Ganito ang buhay. Ganito ang mindset ng isang tao na na-encounter nila ang kabutihan ng Diyos. Palagi natin siyang pararakalan. Tinandaan ko yung aking precious lesson ikinuwento sa inyo kagabi. Dati-dati pag binabati ako, Pastor, ang galing-galing mo naman mag-sermon, di ba? Ang sabi ko noon ay ang aking pangkarimang sagot, wala pang outline yan. Di ba? Ako pa. Pero tinuruan ko ng Panginoon leksyon, napakahirap na leksyon. Bakit? Napahiya ako. Eh kagaya na sinabi ko sa inyo, kailan pa ako mapahiya? At saka ako matuturuan ng leksyon. From then on, I learned my lesson. Never again I will claim glory to myself. Every time na ako ipupurihin, automatic na yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. I will bring glory and honor to God. Kaya pag binabati ako, Pastor, ang galing-galing mo naman. Praise Him. Praise the Lord. Wala na po yung ako pa. Wala na po, mga kapatid. Pag pinupuri ako, Pastor, parang gumagandang lalaki ka pa. Praise Him. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Wala na mga, di na nga masyado ngayon. Wala nang ganun, mga kapatid. Ha? Pastor, ang ganda-ganda naman ang sakyan mo. Hindi, dati-dati sabihin ko na, eh, siyempre naman, ako pa. Sasandal pa ng kunti sa sasakyan, siyempre naman. Wala na po ngayon, mga kapatid. Tinuruan ako ng leksyon. Pag may buwan, Pastor, ang ganda naman sa sasakyan mo. Praise the Lord. If it is not for the goodness of the Lord, wala yan. Pastor, ang galing-galing mo naman, presidente ka na ngayon. Kapatid, purihin ng Panginoon. Kung hindi dahil sa kaniyang kabutihan, I am nothing. Mga kapatid, this is the lesson that we need to learn and experience. Well, truly, Christ is inevitable event. We have to learn or live with. If we learn to respond in the right way to crisis, it can mold and develop us. If we respond in the wrong way, it can demoralize and destroy us. Ang katanungan, mga kapatid, will crisis make us a better Christian or a bitter Christian? It's our choice. It's our choice. Lastly, ang sabing muli ni Ellen White, to honor Christ, to become like Him, to work for Him, is life's highest ambition and its greatest joy. Ang gawain po natin, mga kapatid, sa huling kapanahonan before the second coming of Christ is to glorify God, live according to His purpose, glorify Him, luwalhatiin siya sa araw-araw, and to serve Him with all our hearts. Paglingkuran po natin siya. At kung magkagayon, God will turn our mess into a message, a test into a testimony, a trouble into a trophy, a trial into a triumph, a victim into a victory. Mga kapatid, minsan lamang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang. Pero minsang buhay na yon, gamitin po natin
ayon sa dakilang panukalan ng Panginoon at mamanahin natin ang buhay na walang hanggan.